Hello Pisces, I hope you're doing well, and this is your weekly reading for February 19 to 25, and this is for all Pisces, Sun, Rising, and Venus signs. Please keep in mind po na general reading ito, hindi po ito one-on-one reading, kaya hindi ito mag-resonate sa lahat. Just take what resonates po and leave what doesn't for someone else. Pinapayuhan ko din po kayo na panoorin ninyo ang inyong Moon Rising and Venus signs for more guidance. At maraming salamat din po sa inyong mga comments at sa inyong pag-subscribe sa ating channel. Thank you for your support. Kung bago naman po kayo dito, hello and welcome. Please subscribe, like, share, and hit the notification bell para updated po kayo sa mga readings. Thank you. And away, lagi po kayong safe at healthy lamang. Yun po ang aking laging dasal para sa inyong lahat, Pisces. Tingnan natin kung ano yung mga mensahe ninyo. And by the way, pasensya na po kayo sa mga ingay na biglang sumusulpot ng mga sasakyan. So, get crystal clear. So, ang napipick up ko dito, Pisces, no, is be transparent. Lalong-lalo na doon sa mga pakikipag-usap mo sa tao. Kung ano yung laman ng isip mo, laman ng puso mo, yun ang ilabas mo, yun ang sabihin mo. Be transparent, be straightforward, no? Be clear with what you want to say para naiintindihan ka ng mga kausap mo. Para, alam mo yun, malinaw, nagkakaintindihan kayo, walang mga sugar coating, walang mga pagtatakip. Kung ano yung honest ninyong naiisip, kung ano yung honest ninyong nararamdaman, yun din ang sabihin ninyo para yun din ang ma-attract mo, no? Ganun din ang mga tao makikipag-usap sa'yo is also being honest with you at maging clear din sila sa gusto nilang sabihin sa'yo. So, what else? We also have the garnet, ignite your passion, Pisces. Maaari ang iba sa inyo dito, nako, nawawala ng pag-asa, nawawala ng gana sa mga bagay-bagay. So, ito, iniimbitahan kayo to once again ignite your passion, no? Huwag mong patulugin yung iyong passion because walang mangyayari dyan. Walang mangyayari. Magtatago lang yan mga ideas ninyo. Magtatago lang yung mga plano ninyo before, yung mga strategy na pinag-isipan ninyo dati pa, no? Magtatago lang yan. Ako, aamagin lang yan dyan sa isip ninyo. So, ignite your passion. Ibalik ninyo yung drive, yung passion, yung determination to do things, no? Na nakakapagpa-excite sa inyo, makakapagpasaya sa inyo, magdadala sa inyo sa iyong tagumpay, gising, Pisces. Yun ang sinasabi ng mensahe na to. Gising, Pisces. No, buhayin ninyo ang iyong passion. Painitin niyo muli ang inyong damdamin dito. It could also be about sa mga endeavors, no? Maaring towards trabaho, career, negosyo, maaring ganun, maaring nawalan kayo ng gana for some time, 'di ba? For quite some time, for some reason. Pero ito, iniimbitahan muli kayo to bring your passion alive uli, no? Buhayin ninyong muli ang iyong passion, ang iyong gana sa paggawa ng mga bagay-bagay na dati ninyong gustong gawin, yung mga ganun. Because kung wala kayong gagawin, no, nothing will happen. If you're not going to take action, nothing will happen. Kaya ito, ginigising kayong muli. Maari din, no, na this will apply to those people who have relationships na, no? Maaring ito, maaring nawawala na kayo ng gana, nawawala na kayo ng amor sa inyong mga person dahil maaring focused kayo sa ibang bagay, sa ibang tao, or sa trabaho, you know? Yung maaring focused na lang kayo in few areas ng buhay ninyo and maaring na nanineglect na ninyo ang inyong relationship, ang inyong person. Kaya ito, ignite your passion muli, no? Buhayin ninyong muli ang iyong passion sa iyong partner. So, tignan natin kung ano pa. We have black tourmaline. Protect your energy, Pisces, no? Protect your energy field. Protect your energy dito. Tanggalin ninyo sa inyong sarili ang inyong mga negative thoughts, inyong mga negative mindset. I-transmute nyo yan into positivity, no? Doon lang tayo sa positivity. Protect your energy. Surround yourself with positive thinking people, with positive people, with
people that inspires you. Surround yourself with people na nakakahawa sa inyo ng mga positive vibes, ng masasayang vibe lang. So that is how you're going to protect your energy din, no? Maari din ang iba sa inyo dito, kung nagpa-practice kayo ng smudging, no? Yung nagpapauso kayo ng mga herbs, ng mga white sage, cedar, sweet grass, mga ganon. Kung naglilinis kayo ng inyong kabahayan through smudging, no? So I feel na ang iba sa inyo dito is being reminded na do that ngayon, no? Maaring kailangan nyo yan ngayon sa iyong tahanan, sa inyong living space, sa inyong mga gamit, mag-smudge kayo. So, and also yourself, smudge yourself. I do that almost every day. Ini-smudge ko, nag-clearing ako every day. So, tingnan natin ano pa yung mensahe for Pisces. Oh my God, Pisces, the sun! Wow! Napakagandang energy nito because this is the most positive and most uplifting energy, no? Napaka laki ng epekto nito sa buhay natin, Pisces. Kapag pumasok ang the sun energy sa buhay natin, ibig sabihin dito na there is going to be some transition, no? There is going to be some positive change na mangyayari sa buhay ninyo, no? Kung meron kayong mga dark circumstances na pinagdadaanan ngayon, kung meron mga kabigatan sa kalooban, sakit, maaaring makarecover na kayo dyan. Maaaring healing, no? Will be coming to you, no? Yung mga dark circumstances na yan is going to be cut through by the sun, no? At maliliwanagan ang lahat. Clarity will come, solutions will come, peaceful resolutions will come. Depende sa iyong pangangailangan. But definitely, yung mga kadiliman na yan, problema, challenges, that will be replaced with resolutions, that will be replaced with happiness and joy, with abundance, with prosperity. This is a beautiful transition na maaring mangyari sa buhay ninyo, Pisces, no? Kung ano man yung mga sakit sa katawan, that could be healed na by this time. Maaring merong healing energy na pumasok sa sarili ninyo, sa katawan ninyo ngayon, and that will be healed. And even life's setbacks, no? Life setbacks. Kung meron kayong mga financial setbacks din, so maaring that will be healed na din, no? Maaring financial breakthroughs and other breakthroughs can come in sa buhay ninyo para, alam mo yun, maging masaya kayo, maging maliwanag muli ang inyong buhay-buhay. So, this is about success. This is about abundance. This is about prosperity. This is about good health, vitality, yung mga ganun. So, maganda lang ito, Pisces. This is a beautiful transition na maaaring mangyari sa buhay ninyo. So, tingnan natin kung ano pa yung menu. Oh my God! We have the Ten of Pentacles. So, you will be surrounded with wealth dito, Pisces. Yun ang sinasabi ng energy na to because this is also financial abundance. Yung Ten of Pentacles is also about wealth. This is about prosperity. This is about financial security and stability for the long term. Ang lahat ng kailangan ninyo dito, Pisces, sinasabi dito na mapupunta na sa inyo or meron na kayo nito, no? All your needs will be met. Yung basic needs ninyo and even yung luxuries ninyo, maa-afford nyo na yan, no? Established na dito, no? Or mai-establish na ninyo dito ang inyong financial future. Kaya wala na kayong dapat ipag-alala, wala na kayong dapat napag-isipin pa, no? About sa kaperahan. Because this is wealth. Meron na kayo nito. Meron na kayo niyan ngayon. Nasa sa inyo na ang lahat ng iyong pangangailangan. Sufficient na kayo. You'll be able to provide for your family and for yourself as well. So, maganda lang, no? For others of you naman dito, no? This is family legacy, no? This is family legacy dito. Inheritance then for some of you, no? Maaring naka-receive kayo ng isang malaking amount na pamana, no? Maaring isang malaking lote ito, bahay, no? Na malaki yung market value. Maaring ganon ang
ang ganap sa buhay ng iba sa inyo dito, Pisces. But definitely, Ten of Pentacles with the Sun, Diyos ko, saan ka pa? Lahat ng good things, no? All good things are coming your way dito. Lalong-lalo na in terms of abundance and prosperity. So, we also have the Magician. Holy moly, Pisces! Napakagandang energy nito because we have the Magician and we have the Sun. We have two major arcana and both of them are very positive cards. So, napakaganda nito. Napakaganda talaga. Kasi, ibig sabihin nito, Pisces, that there is some important events na maaaring mangyari sa buhay ninyo that has a long-term effect. And I really feel that this is about kaperahan. So, Pisces, si Magician, no, this is about taking action, no? This is about taking action para ma-realize mo yung mga heart's desires mo. So, now is the time to move, no? Move your feet, no? I-roll mo na, roll out mo na kung ano yung mga ideas mo, yung mga plano mo na kailangan mong gawin para ma-realize mong iyong mga hopes and dreams dito, no? For others of you, I feel na you're being asked here to do something about your hopes and dreams na. Kasi, maaring yun na lang ang kulang, no? Maaring marami kang mga plano, marami kang mga ideas na ito yung gagawin ko kasi gusto kong ma-reach ang ganitong point ng buhay ko. Gusto kong ma-reach ang ganitong estado sa buhay. Ganito yung gusto kong maranasan, ganito. But you are not doing anything about it. So, maaaring kaya ka nare-remind dito ng Magician card to do the things that are necessary in order for you to reach that goal, to realize that hopes and dreams, no? Gawin mo na ang lahat-lahat ngayon because yung energy ng wealth, ng prosperity, ng abundance ay nandito, ng success, naku, nandito na ang dalawa, the Sun and the Ten of Pentacles. So, prosperity and abundance, happiness, joy, success, nandito na. These energies are in your horizon, Pisces, so you just need to do something. You just need to do the things necessary para ma-attract mo ang mga yan sa buhay mo para yun ang mag-come to reality talaga sa buhay mo. So, if you need to declutter your mind and heart, no, from negative thoughts, from negative feelings, from negative mindset, then do so. Kasi maaaring yun ang kulang na lang sa'yo, Pisces. Tanggalin ang lahat ng mga low vibration, emotion, and feelings sa sarili mo. I-transmute mo ang lahat ng negative thoughts into positive ones. At mag-positive mindset ka lang. Mag-positive affirmation ka. Mag-clearing ka ng iyong bahay, ng iyong sarili. You know, if those are the things, no, na sa tingin mo or sa pakiramdam mo ang kailangan mong gawin, then do so para ma-attract mo lahat ng good things sa buhay mo, lahat ng good people and situations and opportunities to come into your life, then gawin mo na yan ngayon, Pisces. So, Pisces, that's all I have for you for the week. I hope nakatulong ang reading na ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste.